Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang tila kaliwat ka ng kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon at lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Chiloy Garafel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kompirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Secretary Delphi Lorenzana. Binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Basis Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanik, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanik, panibagong gabinete ni PBBM na tuluyan nang umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi si retired general at kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Delphi Lorenzana. Tila ginulantang ng dating defense secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang taong bayan nang kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA simula pa 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di amay dahilan ng dating defense secretary ni Pangulong Bongbong Marcos na kung bakit ito umalis sa kanyang gabinete. Naniniwala ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara sa ilan sa mga di amay lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice President Sara Duterte ang di amay dalawang tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na kapasundan daw ulit ang resignation ni Lorenzana ayon pa sa inilabas na report ng Inquirer.net sa kanilang official website. And I quote, Lorenzana stepped down as BCDA chair. Manila, Philippines, Delphine Lorenzana, who served as defense chief under the President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Basis Conversion and Development Authority BCDA chair. As I stepped down as BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army general, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for the Armed Forces of the Philippines AFP Modernization Program, the BCDA mandate to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earmark 36% of the agency's earning to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead the vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my official and personal capacity, Lorenzana said. End quote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ang resignation ng ilang pang mga cabinet secretary ni PBBM dahil sa umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. Sa inilabas na pahayag ni Delphine Lorenzana, marami sa ating mga kababayan ang nakapansin na tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan ang nagpapahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat mag-resign pa si Lorenzana. Ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw na maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos itong umugong rin, ang usap-usapang tila isa't isa nang pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kabinete at nagsilbing alay ito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad ito sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, lahat ng taong under sa pamalaan ni PRRD ay talagang tapat at sumusuporta sa taong bayan. At pera ay ginastos sa dapat kalagyan. Install BP for President now na. Mga congressman ngayon ay feeling Supreme Court na sila. Imagine questioning the power of the previous president for appointing certain individuals in his cabinet or in any position in the government. Why don't they question the president? President for appointing his friend. Ang Congress at parang gustong maging Supreme Court. Ang bagong pangalan ay House of Contempt.
super yabang. And si Nanang po, humarap po si Kimbo. Pinipresent niya po yung general na budget, no? Dito po sa kanyang mga kasamang congressman sa plenary na po. Katulad na naipaliwanag natin, tapos na po sila mag-discuss ng budget sa Appropriations Committee na pinamumunuan ni Saldico, na hindi po nagbababad, kundi si Kimbo po yung humahalili sa kanya bilang chairperson, na bihira po nating nakikita, no? Halos lahat po ng congressman at senador, tanging si Saldico lang po ang hindi siya yung nagpe-preside ng kanyang committee hearing. Special talaga. Baka special talaga. Okay. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong naganap na anong tawag dito? Yung interpolation sa pagitan po nito ni Congressman Herrera at saka ni Kimbo, no? Tapos po tatlo po yung kay Brosas din po. At saka doon sa isang lalaki na nakalimutan ko na po yung pangalan ng congressman. Magaganda po yung hindi po sinasadya. Hindi ko alam kung allowed si Kimbo na magsalita ng ganun. Parang inamin ni Kimbo yung kapalpakan ng kanyang administrasyon na ito. Ayan po pag-uusapan natin. Ayan po tungkol sa flood control. Dito po sa kay Herrera po, dalawa po yung ito pong kay Brosas, yan po yung sa flood control. Yung kay Herrera po, dalawa po. Yung pong savings, saan napupunta yung savings? At saka yung earmark revenue, no? Mag-inject po tayo ng mga paliwanag dyan. At saka dun sa lalaking congressman, yun pong pag-amin ni Kimbo na tayo po ay deficit spending. Ibig sabihin po, taon-taon tayo under President Marcos ay pabaon tayo ng pabaon ng utang, no? Yan po ang inamin mismo ni Kimbo. Pero sa napakalaking balita nito, halos lahat ng social media, halos lahat po ng vlogger, ito po ang topic, no? Yung sagutan ni, yung interpolation ni Herrera at saka nito ni Kimbo. Kataka-taka. Talagang news blackout po itong Inquirer at saka itong Philippine Star. Makikita nyo na po, no? Na pagdating sa mga importanteng balita, missing in action, no? Missing in action itong mga malalaking dyaryo na to. Dati po sila naaasahan natin sa pagkuha ng balita Ngayon talagang ako personally, dahil katakot-takot yung sinabi niyo na, boss, panoorin mo yung sinagot ni Herrera si Kimbo. Pagkatapos ko mag-live kagabi, napuya tayo hanggang alas 3, pinanood ko yun. Yun pong ang ine-expect ko po pagising ko, nakabalandra na sa lahat ng dyaryo natin yung sagutan ni Herrera at saka nito ni Kimbo. Pag po pala masisiraan yung gobyerno, dehin bukiki yung mga dyaryo natin. Alam niyo po ba, binabalita na nila ngayon, nakapost na po. Nakapost na po sa kanilang mga social media accounts. Yun pong nagaganap ngayon na pagdalo ni Go, si Alice Go. Panay Alice Go po ang binabalita nila, tinatabunan nila yung naganap na pagkapahiya ni Kimbo. Tinatabunan nila yung naganap na na-expose ni Kimbo yung kapalpakan ng administrasyong ito. Okay, before po to, akala natin lahat ng budget okay na okay, no? Kasi sinentrohan nila, dalawa lang OVP, no? Yung Office of the Vice President at saka yung DepEd. Parang lahat ng ahensya, walang problema. Yun lang, tanging Office of the Vice President at saka DepEd lang ang may problema. Di po ba? Yan yung lumalabas, kaya gigil na gigil tayo. Magkakaroon tayo ng cancer lahat sa pag-intindi dyan, nai-stress tayo lahat. Nakaka-stress po. Bakit nila sinesentruhan? Ngayon po, dahil sa plenary debate na, kitang-kita po natin. Ano po uuna natin na po na? Ito pala si Kimbo, pag hindi po stick to the plan, pag wala pong script, ha? Si Kimbo pala nangangapa ng sasabihin, nangangapa pala ng isasagot. Ikalawa, si Kimbo nga hindi uubra yung yes or no. Hindi nga siya makasagot ng yes or no lang. Kung si Abante makapagtanong sa Vice President, yes or no lang, Mr. President! Yes or no lang, Mr. Vice President! Yes or no lang! Si Estelle pala, hindi kaya ng yes or no lang.
Kawawa talaga, hindi nakapagtago sa mga mamahaling Hermes. Pasensya na kayo, Hermes lang. Louis Vuitton. Ano ba mga... hindi ka nakapagtago. Oo talaga. Habang nakikinig, inabot nga ako ng alas 3 eh. Nakaano pa yun, na naka-times 2 pa. Pag nanood po ako para mabilis eh, naka-times 2 po yung salitaan eh. Para yung dalawang oras, magiging isang oras lang. Ganun po ako makanood eh. Okay. Alam nyo, pinanunod ko, marami ko natutunan dito, no? Una, sige, isa-isayin na natin. Una, yung munang kay, nauna naman to si, anong pangalan ng anon? Si Brosas, no? Ito palang 5,500 na sinasabi ni Pangulong Marcos, buhat lang nun siya'y umupo. Imaginin po ninyo yung buhat lang po noong 2022 hanggang ngayon. Yung sinasabi po na 5,500 na flood control program na pinagmamalaki po ni Pangulong Marcos, mali po yung sinasabi ninyo na ito pong mga proyekto na to kasama pa po yung kay Pangulong Duterte. Wala po. Kay Pangulong Marcos lang po to. Ang tanong, tapos sabi pa ni Brosas, tapos po may ginagawa pa kayo ngayon na 5,000 pa. So 5,500, tapos may 5,000 pang ginagawa, ibig sabihin pinoponduhan pa araw-araw na 1.4 billion a day. Ang laking pera, di ba? Natataranta sila sa 125 million na kalahating taon na budget ni BP Sara na hindi nawala. Nakita po nila kung nasan eh. Binayad sa mga nagbinayad. Nakalagay doon sa COA report, di ba? Binayad sa mga nagchuchu, sa mga NPA. Hindi lang nakalagay NPA. Yung mga, doon po ginamit yun, confidential nga. Kaya nga dapat hindi nilalabas yun. Binayad sa mga nagturo. Kaya po, galit na galit sila Franz Castro. Doon kasi ginagamit. Yan, nakita nyo, reward. O reward lang. Pero para saan yung reward na yun? Nagturo ka. Tinuro niya yung kota. Tinuro niya. Ganun po pala yun. Okay. Wala pong nawala. Naroon nga eh. Na-report nga eh. Ito po, tinatanong po si ni Brosas. Nasaan po yung, bakit po patuloy na bumabaha? Eh, 5,500. Ang laki-laki po ng budget. Ang laki-laki-laki-laki. Laki-laki-laki-laki ng budget. No? Ano po nangyayari? Alam niyo kung ano sagot ni Kimbo? Hindi ko alam kung allowed siyang sumagot ng ganito. Medyo hindi natupad. Medyo hindi daw natupad. Eh, ang tanong namin, saan napunta yung 1.4 billion budget a day kung hindi pala natupad? May plano daw, noon paraw-araw, medyo hindi natupad. Bakit namin binabudgetan, hindi pala natutupad? Bakit hindi nyo kinwestiyon yung DPWH? Saan nila dinala yung 1.4 billion a day? Matagal ko nang sinasabi yan eh. No? Medyo hindi natupad. Ano ibig sabihin ng medyo hindi natupad? Yung kickback na ibulsa pero yung proyekto hindi natupad. Yun ba ibig sabihin nun, Estelle? Ginagalit nyo bagote ko. Kung medyo hindi natupad, nasaan yung medyo pera namin? Nasaan yung binadgetan na 1.4 billion a day? Hindi po pwede yan. Estelle. Kasi di ba Estella? Estelle yan eh. Ganun yung bagong eh. Estelle Kimbo. Bumabaha eh. Bumabaha ng mamahaling bagmo Estelle. Nasaan? Medyo hindi natupad. Nasaan nga yung pera? Medyo isolin nyo. Medyo mahiya kayo ng konti. Medyo pakapalan lang ba ng mukha? Sasabihin nyo lang, hindi natupad? Medyo hindi natupad? Ano ba, Estelle? Kau talaga, oh. Alam nyo kung yung mga ganyan sagot? Kung hindi ka congressman, kinontempt ka na. Kung si Paduano nagtanong sa'yo niyan, eh medyo hindi po natupad. Contempt ka na, Estelle. Oh, ito pa. Ito malupit si Herrera. Dalawa po yung punto ni Herrera. Si Herrera, naku, napakalayo mo, Estela.
sa pagmumukha ni Kimbo, maaaring magkasing edad kayo ni ang layo ng pagmumukha nyo. Ang pinakamalaking anomalya ng gobyernong ito, yung pagmumukha ni Estella Kimbo. Okay. Matagal ko na pong sinasabi yan. Huwag na po yung lahat kasi 5,500. Yung pinakamagastos po na 10. Andali lang po, kung ako po congressman o senador, ganito po gagawin ko. May baha tayo, may 5,500, pinagmalaki si Pangulong Marcos. Hindi nyo kayang ikutin yung 5,500, yung 10 pinakamagastos. Ikutin nyo. Naiikot nyo nga yung Pogo eh. Naiikot nyo na lahat. Basta tungkol sa Pogo. Alam nyo, 3,000 nga yun sa KOJC. Oh. Wala kayong pinoproblema. Oh. 10 lang, senador at congressman, puntahan nyo. Asan yung mga medyo hindi natupad na project? Asan yung medyo hindi natupad yan? 5,500. May 5,500 pa ulit. Kinakailangan tuloy-tuloy yung budget eh. Huwag muna tayo sa mga tulay at mga kalsada. Dito muna sa baha, flood control. 1.4 billion a day. Asan po yan? Eh, medyo hindi natupad eh. Okay. Ito po yung tanong. Meron pong tanong dito si dalawa po itong pupuntuhan natin. Ito yung unang tanong. Alam niyo may mga savings po bawat agency, no? Dati po natatandaan ko nung ako ay nasa government pa. Yung bonus, dagdag bonus sa mga gobyerno. Kinukuha po 'yan sa nung panahon ni Pinoy. Yung mga savings, yung mga hindi nagasta na pera ng bawat ahensya. Iniipon po 'yan tapos inaano po 'yan, yung pooling, yung kumbaga kokolektahin ng DBM lahat ng ano, tapos 'yan yung additional bonus sa mga government employee. So diyan po napupunta yung savings. Maganda yung tanong nito ni Herrera. Okay, ang tanong ni Herrera, pakinggan lang po natin para sigurado. Kung saan tinransfer sa bawat agency? Pag sinabi mo kasing savings, transfers from each agency, nata-transfer ang savings ng bawat isang ahensya, pupunta ngayon sa overall savings, and then yung overall savings, it's a transfer to. Ang linaw ng paliwanag, ha? Bawat ahensya may savings, pupunta sa overall, di ba? So pupunta sa overall, bawat ahensya, DepEd, meron kayong savings na 3 billion. Halimbawa lang, pupunta yan sa pangkalatan DBM. So lahat ng ahensya. Tapos, ang hinahanap ni Herrera, nasan yun? Yung from. At kung meron ng savings, saan naman napunta? Alam nyo po, hindi nila masagot. Kung saan? Sasagutin pa ni Kimbo. Ang sasagot pa ni Kimbo, maganda yung sagot ni Kimbo, iba na po meaning ng savings ngayon. Iba na raw meaning ng savings. O nasan yun? Kahit na ano pa meaning mo ng savings, nasaan yung savings ng bawat ahensya, magkano yung galing sa DepEd, DPWH, magkano yan, tapos napunta yan sa National Treasury, ano ngayon ang ginawa doon sa savings? Ang linaw po ng tanong, di ba? Pakinggan natin kung paano niya sinagot. Madam Speaker, it can be provided, but they don't now. Madam Speaker, it can be provided. Ang tagal po sumagot, ha? Madam Speaker, it can be provided but they don't have the answers now. Ano kaya kung si BP Sara ang sumagot niyan? Ha? Walang answer, hindi kayang sagutin. Wala yung media, di ba? Bakit walang pagwawala ng media? Bakit wala kayong nasaan napupunta yung savings? Simple lang yung tanong. May savings, nasaan napunta? Hindi nila kayang sagutin. So binigyan pa sila ni Herrera. Napakasimple lang po. Nawawala yung savings. Yun po yung punto ni Herrera, unang punto niya. Bakit nawawala yung report lang, ha? Hindi niya na hinahanap yung savings mismo. Malamang yan. Ano yung sabi? Medyo nawala na yan. Malamang yung savings niya, medyo nagasta na yan. Pero yung report lang po, hindi po sila makapag-report. Kala ko ba OBP at saka DepEd ang hindi makapag-report? Eh kayo pa lang, ikaw pala Kim Estelle. Estelle Kimbo, ikaw pa lang hindi makapag-report. Okay, eto ang pangalawa. Tungkol po to sa earmark revenue. Pakinggan po natin, kung hindi nyo mapapakinggan, uulitin ko. Pwede gamitin ang earmark revenue ng national government wherever it is.
Tanong ni Herrera, tama po ba na gastusin ng national government yung earmark revenue? Okay, para po sa pagkaalaman po ninyo, at paliwanag lang po natin, no, kung ano po yung earmark revenue. Halimbawa po, yung pagkor. At yun na nga mga kapanid, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa magkabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!